Unang una, sino po ang nagkasot? Eh, ang nakita po natin, ang talagang linapastangan, eh si BP Sara, no, ng mga pulis, no. So, sige, yung mga pulis ang dapat nating kasuhan, hindi si BP Sara. Eh, nandiyan naman po ang mga live footages na ng mga pangyayari na nakita natin na ang nagduru-duro talaga ay ang mga pulis laban kay Inday Sara, no. So, sino po ang sinapak ni Inday Sara? Yan po ang kaso na direct assault, no. Tapos yung kaso nga niya na sinasabi nila nagbanta na buhay ng presidente, eh impossible crime po yun. Dahil ang sabi niya, pag ako pinatay nila, may kinausap din ako na para patayin sila. So impossible crime po yun dahil mangyayari lang yan kapag napatay na nila si BP Sara. No? Pero ang malinaw, lahat po ng panggigipit ay ginagawa na kay BP Sara. Hindi lang po sedition, hindi lang grave threats, hindi lang direct assault, hindi lang impeachment, hindi lang supposedly malversation of confidential file ang binabato nila kay Sara, no? Pati na nga yung buhay niya binabantaan, no? Kaya nga siya nagsalita eh, na pag ako napatay, eh nagbili na rin ako na patayin sila, no? So lahat po yan, kabahagi ng panunupil kay Inday Sara dahil alam nila na talagang kung magkakaroon ng eleksyon ngayon, Inday Sara pa rin po mananalo at walang kapanapanalo si Tambaluslos. At syempre, napipikot si Tambaluslos na maski matanggal niya si Inday Sara, hinding-hindi pa rin siya ang magiging presidente. Kaya nga po tayo nananawagan na dito sa EDSA eh. Dahil kinakailangan ang taong bayan ng maghusga, no? At hindi naman po pwede na ang administrasyon lang ang magsasabi na ang Inday Sara ang lumalabag sa batas. Tayo naman po ay nagtitipon-tipon sa EDSA, nagtitipon-tipon dito sa internet para iparating ang mensahe na ayaw na ng tao sa mga bangag at panahon na para magkaroon ng responsableng gobyerno.